At sumuli, magandang araw sa ating lahat. So, ito na naman tayo, mag-aaral muli ng napakahalagang pag-aaral. At pag-aaral natin muli ang banal na salita o banal na kasulatan ng ating Panginoon. Our devotional this day entitled Descent of the New Jerusalem. A key text is found in Revelation chapter 21, verse 10. It says, "And he carried with me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. At the close of 1,000 years, Christ again returns to the earth." So, pagkatapos ng 1,000 taon, sa muli ay magbabalik ang ating Panginoon kasama ang mga anghel at ang mga banal na kanyang iniligtas. He is accompanied by the host of the redeemed and attended by our retinue of angels. As he descends in his terrific majesty, he bids the wicked dead arise to receive their doom. They come forth, a mighty host, numberless as the sand of the sea. What a contrast to those who were raised at the first resurrection. The righteous were clothed with immortal youth and beauty. The wicked bear the traces of disease and death. So, grabe no, pag righteous ka, napakaganda, pagkat mag-susuot tayo or kabata natin. At napakakinis ng ating mga balat. Samantalang kung makasalanan ka, ay puro sakit. At syempre, ang pinakatakutan ng lahat, ang kamatayan. Every eye in a vast multitude is turned to behold the glory of the Son of God. With one voice, the wicked host exclaimed, "Blessed is he that cometh in the name of the Lord." It is not love to Jesus that inspired this utterance. The force of truth urges the words from unwilling lips. As the wicked went into their graves, so they come forth with the same enmity to Christ. In the same spirit of rebellion, they are to have the new probation in which to remedy the defects of their past lives. Nothing would be gained by this. A lifetime of transgression has not softened their hearts. A second probation, were it given them, would be occupied as was the first in evading the requirements of God and exciting rebellion against Him. Christ descends upon the Mount Olives, whence, after His resurrection, He descended, and where angels repeated the promise of His return. Says the prophet, "The Lord my God shall come, and all saints with thee." So, kung papansinin natin na ang Panginoon is lahat ng mga promises na promises sa atin ay kanyang tinutupad, di ba? "And his feet shall stand in the day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof. And there shall be a very great valley. As the new Jerusalem in its dazzling splendor comes down out of heaven. It rests upon the place purified and made ready to receive it. And Christ, with his people and the angels, enters the holy city." So, sa pagbaba ng bagong Jerusalem dito sa mundo, kung saan ang mga banal, kasama ang mga anghel, especially ang ating Panginoon, maninirahan tayo nang walang hanggan dito sa langit, sa doon sa bagong Jerusalem na bababa galing sa langit patungo dito sa mundong ito. Inaasahan at inaanyahan tayo ng ating Panginoon na nawa tayong lahat ay makasama doon, na mamumuhay kasama siya
nang walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Kayong dakila at mahabagin namin Diyos. Napakasarap isipin, Panginoon, na kami ay makakasama sa bagong Jerusalem, Panginoon, na kung saan ikaw po ay kasama namin mamumuhay ng walang hanggan, na puno ng pag-aawitan, puno ng papuri. Salamat sa inyong mga pangalan, Panginoon, kung saan wala na kaming maranasan ng mga kapaitan, mga kalungkutan. Tulungan kami, Panginoon, na makamit namin ang buhay na walang hanggan na pinapangako mo sa aking Panginoon na ibibigay sa amin. Na ibibigay mo sa bawat tao na magiging masunurin at magiging matapat sa iyo, Panginoon. Tulungan kami na maging matuwid at karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibig sa iyong dalangin. Tawarin kami kung saan kami natulong at pagkasama. Kung lahat ay sinasamo at dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.